Yo, what's up mga master? So ito, bagong balita. Pumanaw na daw si Jonel Nuesca, kung maaalala nyo pa. Siya yung pulis na pumaslang sa mag-ina sa Tarlac. So pumanaw na daw siya, pero nakakalungkot, nalulungkot ako para sa kanya. Para sa kanyang pamilya, real talk. Nalulungkot ako, naaawa ako sa kanya. Ito, basahin natin. Kinumpirma ng Bureau of Corrections na pumanaw na si Jonel Nuesca, ang dating pulis na pumatay sa isang mag-ina sa Tarlac. Ayon sa tagapagsalita ng Bucor, pumanaw si Nuesca noong Nobyembre 30 at sasalang ito sa autopsya para malaman ang sanhi ng pagkamatay. So grabe, no, nakakalungkot na balita to. No, nakakaawa. Pero itong mga netizen, yung mga nagko-comment dito, galit na galit pa rin, mga walang puso. Ito, sabi pa nito, justice has been served, alright? Tapos ito, pakita nyo muna bang kay hirap yan, baka itago lang at sinabing patay para maging malaya. Grabe naman tong si ate. Ito, isa pa, patayin nyo pa ulit ng paulit-ulit. Grabe naman, mga walang puso tong mga netizen na to. Tapos ito, duda ako, ha 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 ha, may tawa pa. Mga walang puso itong mga netizen na to. Dapat maawa kayo. Ito, ilabas ang bangkay muna bago i-declare. Yung mga nag-said reaction sa post yung totoo, ano pong nakakalungkot sa balitang ito, paki-explain. Nakakalungkot tong balita na to dahil pumanaw na siya. Kawawa naman yung pamilya niya. Yun yung punto. Kung sa'yo kaya mangyari yun, kuya. Ito pa oh, bangkay reveal. Bangkay reveal. Anong gusto nyo? Picturean yung bangkay, tapos ipost sa social media. Para ano? Para pag-usapan nyo, pagtawanan nyo. Mga wala kayong konsensya, mga wala kayong puso. Wala namang ginagawa sa inyo yung tao eh. Ba't ganyan kayo? Pumanaw na nga eh. Buti naman at di na siya inabot ng Pasko at bago. Grabe naman tong mga comment nyo. Nakakadurog ng puso. Tapos puro haha pa yung mga react ng mga ano, reactionist. Ano kaya sa tingin nyo, cause of death niya? Normal o abnormal? Grabe naman to. Kabaong at winakwak. Nakatawan sa morgue. Reveal. Grabe. Full body reveal, please. Ano ba kayo? Mga wala ba kayong puso? Mga wala ba kayong damdamin? Mga wala ba kayong kaluluwa? Mga wala ba kayong mga konsensya? Bakit ganyan kayo? Puro mga comment dito, puro bangkay reveal eh. Ano? Pipicturan? Ipopost dito sa Facebook? Tapos, magre-react kayo ng aha, magko-comment kayo ng mga, ano, mga pangit na komento. Pagmumurahin nyo yung tao, kahit na wala na siya, pumanaw na siya. Tao pa rin yun. Tao pa rin yun. May pamilya pa rin siya. Yung pamilya nun, nagluluksa. Tapos, ganyan kayo. Ito pa, oh, tingin nga, ganun. Parang hindi naniniwala, para silang hindi naniniwala eh. Ito, pag Jonel talaga laging may sabit, kamusta na kaya ang Jonel ni De Lima? Ito, ibang issue, gumagawa na naman ng issue to eh. Ang binabasa ko po eh, is yung post ng ano, post ng ABS-CBN News, no? Pinost nila dito, tapos yung binabasa ko is yung mga comment ng mga netizen. Mga walang puso. Ito, pakita nyo muna yung bangkay bago kami maniwala. Ano, common sense. Kayo, puro kayong mga nonsense eh. Bakit ba ganyan kayo mag-isip, mga tao? Ha? Alam nyo bang tao rin yung inaano nyo? May pamilya? Nagluluksa? Nagdadalamhati ngayon? Nasasaktan? Nadudurog yung mga puso nila dahil sa nangyari dito sa ano? Kay Jonel? Grabe naman kayo. Ito pa oh. Bangkay unboxing. Wala kang konsensya. Bakit ganyan kayo mag-isip? Ha, kung sa inyo kaya mangyari yan, tapos magko-comment kami ng ganyan, ano mararamdaman ng pamilya nyo? Respeto naman sa ano, pamilya niya. No? Respeto naman. Wala na, pumanaw na nga eh. Dapat respetuhin nyo yung patay. Ito, sana totoong patay. Maawa naman kayo sa mga biktima. Kung palusot lang ng Bucor, yan, sana po totoo. At nang kahit papano magka-hustisya naman ang mga nabiktima. Yun na nga eh. Hindi kayo naniniwala, parang wala kayong tiwala sa Bucor. Kung wala kayong tiwala sa Bucor, it means wala kayong tiwala sa pamahalaan. Tapos sinasabi nyo makamit yung hustisya. Nagka-hustisya na, nakulong na, dapat ano? Dapat wag ganyan yung mga comment nyo, puro negative.
No, dapat condolence, rest in peace po, rest in paradise. Hindi yung mga ganito, yung mga galit na galit kayo, akala nyo kung sino kayo. Pag pinagmumura nyo, eto, may nag-comment na Jonel Nuez ka, oh, boy pa ako, pinapatay nyo na ako, oh, gumawa pa ng dami account. Gumawa pa ng dami account, oh. Eto, oh, grabe. Eto, binabasa ko sa mga comment, mga ano kayo, ha? Mga grabe kayo. Ba't ganyan kayo? Ha? Bangkay reveal, oh. No image of the dead body is a big lie. Grabe. I-autopsy nga, di ba? Oh, anong gusto nyo, mag-live sila? I-live nila yung proseso ng autopsya. Ha, mga Pilipino, makikitid talang utak, no? Makikitid talaga utak, no? Grabe tong mga to, mga walang puso, mga walang damdamin. Di na kayo mo naawa. Puro kayo bangkay rebel. Eh yung anak, char, ganun. Pati yung bata, dinadamay pa. Ano ba kayo? Bata yun, walang alam yun. Dapat dadalamhati tayo ngayon, no? Dahil nawalan tayo ng isang Pilipino, kapatid yan. Kalahi. Bakit ganyan kayo mag-isip? Ha? Grabe naman kayo. Kayo, pumunta kayo sa mga nakakapanood nito. Punta kayo sa page ng ABS-CBN News, no? Basahin nyo yung ano yung mga comment doon sa post nila about dito kay Jonel Nuez ka. Tignan nyo yung mga comment, puro mga negative, pangbabash, hindi nila rinirespeto yung tao. Maawa naman kayo. Maawa kayo, yun lang. Dapat nagdulok sa tayo ngayon, hindi yung ganito. Hindi pa kayo naawa sa kanya, sa pamilya niya, sa anak niya. Bakit ganyan kayo mag-isip, ha? Ito, oh, deserve, ha, tumawa pa, oh. Hindi porket nagkasala, hindi porket gumawa ng mali, wala nang karapatang magbago, no? Ito yung itatak nyo sa utak nyo. Ang lahat ng tao, merong pag-asa, no? Gaya nga ni Superman, di ba? Hop in a way, sabi niyang ganun. Bakit kayo ganyan mag-isip, mga tao kayo? Ha? Magrabe naman kayo. Dapat ngayon nagkakaisa tayo, eh. Dapat nag-aambag-ambag tayo tapos ibigay natin sa pamilya niya. Hindi yung ganito, binabash natin siya. Kayo ganyan mag-isip. Kawawa yung pamilya niya, yung naiwan niya. Lalo na yung anak niya. Bata-bata pa nun. Paano yung future niya? Di ba? Dapat nagtutulungan tayo. Hindi yung ganito. Tayo-tayo nagsisiraan, eh. Respetuhin nyo yung yumao. Huwag nyong i-bash. Respeto lang. Okay?